mga pahayag na pagsang-ayon at pagsalungat. Alam mo ba na kaugnay ng pagiging interaktibo ng tao ang pagbibigay ng sariling opinyon o reaksyon hinggil sa kanyang naranasan, nakita o napanood, narinig at nabasa? Sa pagbibigay ng tiyak na reaksyon sa mga ito, karaniwang humahantong ang isang tao sa kanyang pagtutol o kaya naman ay pagsang-ayon. Ang pahayag na pagsang-ayon ay nangangahulugang pagtanggap, pagpayag, pakiisa o pakikibagay sa isang pahayag o ideya. Ang ilang hudyat na salita o pariralang ginagamit sa pagsang-ayon ay ang mga sumusunod tulad ng totoo, tinatanggap ko, tama ka, tunay nga, sadyang, talagang, at iba pa. Samantala, ang pahayag na pagsalungat ay nangangahulugan ng pagtanggi, pagtaliwas, pagtutol, o pagkontra sa isang pahayag o ideya. Ginagamit sa pagsalungat ang mga sumusunod na hudyat at o pang-ugnay. Subalit, ngunit, hindi, sinasalungat ko, at iba pa. Gayunpaman, ang konsepto ng pagtutol o counter-assertion at pagsang-ayon o konsesyon ay maaari ding mapagsama sa iisang pangungusap. Maaari ding maipahayag ang argumento sa di ganap na pagsang-ayon o pagtutol sa tulong ng mga pang-ugnay. Suriin ang mga halimbawang pangungusap. Talagang kahangahanga ang katangian ni Santiago na pagiging positibo sa buhay sa kabila ng kanyang naranasang pagsubok. Totoo namang lahat tayo ay nakararanas ng kapaguran, subalit hindi ito dahilan upang sukuan natin ang ating buhay. Sadyang ang buhay ay isang malaking pagsubok.